Welcome to my channel mga idol. Ngayong araw na to ay ipapakita ko ang pwede ninyong ipadrilling sa inyong mga lugar para libre kuryente at libre krudo para wala na kayong gastusin kapag nagpadrilling kayo. Kung yung mga puso sa inyong mga bahay at saka patubig ng mga palayan, libre na po. Hindi na po kayo gagamit ng kuryente at saka krudo. Pero bago yan ay ipapakita ko muna ang iba't ibang klase ng mga pump para po mabigyan kayo ng magandang idea na nababagay na ikabit sa inyong mga lugar. Kasi po hindi po papareho kada lugar ang lalim ng tubig. Ayon. Ang akin pong ipapakita at ipapaliwanag sa inyo mga idol ay base lamang po sa aking karanasan bilang isang nagkukontrata na nagdri-drilling ng mga puso at saka mga patubig sa ating mga palayan tulad ng mga deep well pump. Ayan. At para po maintindihan ninyong mga mabuti, ay papakita ko muna ang nararapat na mga deep well pump o shallow pump na ikabit ayon sa nababagay sa mga lugar na mabababa at matataas. At pagkatapos dyan, ikukumpara po natin sa modernong naimbento ng mga tao ngayon na libre kuryente, libre krudo na pampatubig sa ating mga palayan at sa ating gagamitin sa ating mga bahay. Uunahin nating ikumpara itong mga pump na ito. Ha? Ito po ay mga deep well pump. Pangmalalalim ha. Ito po yung couple pump na merong injector at ito naman po yung submersible, pang malalalim po na water level ito, pang malalalim. Yan. At ito naman po yung pang mabababaw, shallow pump. Yan. May kuryente, di makina. Oh. Siyempre po, yung mga deep well pump, mas matakaw po yon sa kuryente. O kaya ay krudo. O, kasi nga, mas malalim ang iigupan pero kaya niya pa rin. Kaysa dito sa mga shallow pump na pang mababaw lang. O, tignan ninyong mabuti para kung sakaling bibili kayo ng ganito, eh malalim yung water level sa lugar ninyo, hindi pwede yung mga ganito. Ito, ito. Hindi po pwede. Okay lang po yung deep well pump na ikabit nyo sa pang mababaw na water level. Kayang-kaya nyo nang hugutin yung tubig sa ilalim ng lupa. Kaya lang, bakit mo lalagyan ng deep well pump kung kaya naman ng shallow pump? E di matakaw sa kuryente po yung deep well pump. Lahat po yan, mga shallow pump at deep well pump na naipakita dito, bago mo yan magamit ay maggagastos ka. Siyempre, meron kang babayaran na kuryente, itong mga electric motor. At itong mga dimakina naman ay siyempre, alam nyo na, mayroong mga consume mo mga yan. Lahat po yan ay bago mo gamitin ay kailangan kang maggagasto. Ikumpara natin dito sa ito. Uunahin natin ito ha, para may pakita sa inyo. Yan. Ito po ay wala pong libre po ito, hindi ka na po kailangang magbayad ng kuryente. Ayan. Kasi po, solar na po. Ayan, solar. O, pakitignan ninyong mabuti para ikumpara ninyo ha. O, lalapitan natin na yung pinanggagalingan ng kuryente. At may pakita ninyo kung ano ang kinabit para kayo'y makapagkwenta kung sakaling ang gusto nyo ng ganito para hindi na kayo kailangan magbayad pa ng kuryente kapag nagpakabit na kayo ng ganito. Ayan. Okay. O, bali, andito na po tayo.
Ayan. Nasa ibaba po yung electric motor pump. Ayan, may paliwanag po sa iba kong video kung bakit na ibababa ang mga ganitong pump. Pakitignan nyo na lang doon para kwan, para hindi mahaba itong video na to. Ibang content po yon. Ayan, yun po. Yung nilagay na electric motor pump. Ayan. Na ang nagbibigay ng kuryente ay solar ito. Oh, pwede ka pang pwedeng pagsilungan. Solar. Ito na po ang nagiging uso ngayon. Oh, yan po. Solar na. Yan. Kasi nga malawak kasi ang pinapatubigan nila dito. Kaya namamakalan sila ng kuryente. Kaya nagpakabit ulit sila ng ganito. Bale, dati po kasi ito ay kuryente po ang kwan. Nakakabit dito, hindi solar. Kaya lang nakapag-isip-isip siguro yung may-ari na kada buwan ay malaki yung binabayaran, eh di nagpakabit na lang ng ganito. Solar, para minsanan na yung gastos para hindi na buwan-buwan magbabayad ng kuryente. Bali, ito po yung naka-layout na kuryente dahil dati po kasi ay di kuryente itong pump na to. Kaya lang, nakwinta na yung may-ari. Ayan. Kung ayaw yun naman itong solar na daw, kasi nga gagana lang to kapag merong araw. Pag makulimlim na, wala na. Oh, gaya ng sabi nila. Paano? Kung solar, paano kung makulimlim? Eh meron bang ibang paraan? Lagyan mo ng wind mill. Magtatayo ka ng wind. Paano kung walang hangin? Abay, kung nagsabay na walang hangin at saka walang araw, ay kung gusto mo, kung meron kang budget, ay maglagay ka ng maraming tubo para tamaan mo yung merong pressure na tubig sa ilalim ng lupa para magiging flowing na. Ayan. Ito po ang mga kasagutan ng mga tanong ng mga iba. Bakit pa tayo gagamit ng mga dekuryente o de makina kung pwede naman ng mga ito? Ito lang po ay para lang po sa mga merong counting budget o yung may mga budget. Kung mayroon kang malaking budget, magpapa-flowing ka na lang. Walang solar, malang windmill o ano-ano pa dyan. Forever na yun. Kung meron po kayong kunting budget, abay magpakwenta na po kayo sa mga mayroong kakayahang magkwenta. Kasi nga, magtanong-tanong, mag-survey kayo kung ilan ang nagagastos yung mga magagastos ng mga magpalagay ng submersible at saka deep well pump at buwan-buwan na binabayaran nila at nakukonsumo kumpara sa magpalagay ng solar o kaya flowing. Ayon. Ngayon, kung meron pong ang pinakamaiganda pong gagawin ninyo kung nagbabalak kayo ng flowing, kung meron kayong kunting budget, ay ipapasorbe nyo po yung inyong location. Kasi po meron pong lugar na lagyan lang ng 20 tubo o 30 na tubo ay flowing na po. Kahit di 4 o di 3 pa yan na tubo. Meron pong ganong mga lugar. Aba, kung ganong ganon, lalong-lalo na yung lugar na 20 na tubo lang ang kailangan ay magpo-flowing na, ay minsan na lang, mag-gastos ka na lang, konti na lang. Parang ganon po ang kwintahan. Kaysa naman sa maglagay ka ng mga electric pump na kada buwan-buwan ay magbabayad ka ng 20,000, abay, kada lugar po kasi ay hindi po papareho ang tubo na ibabaon para magka-flowing. Meron pong yung mga ibang lugar ay kinakailangang magbaon sila ng 100 tubo o kaya 80 tubo bago magka-flowing. Magpakwenta lang po kayo. Meron po yung mga kagamitan na mamahalin, yung mga ginagamit ng mga big time na drummy drilling na yung mga mamahaling detector na ipang-dedetect nila, makikita po nila sa ilalim ng lupa, may scan nila kung ilang lalim yung kinaroroonan ng may pressure na tubig. Ayan, yung malakas na tubig para kung sakaling ipinasurvey ninyo at nakita na ay mga 20 tubo lang po ang ilalagay, mag-flowing na, abay magkwinta na po kayo. Ganun po.
ang kwentahan doon. At ito po ang kasagutan sa mga nagtatanong yung mga katanungan na nonsense ba? Ganito. Budget lang po ang problema. Sa madaling salita, pera. Tulad ko ah, na kontraktor ng drilling, ipakita ko sa inyo, walang kagamitan ko ay mano-mano. Yung mga nang-aasar, no, walang maisip ng maganda, na nagtatanong na bakit daw ganito ang gamit ko. Alangan naman na magtsatsaga ako sa mga ganitong gamit kung meron akong pera. Edi bibili, siyempre bibili ako ng mga high-tech, alangan na magpapagod pa ako dito. Bibili ako ng mga drilling machine na high-tech, o yon kung may milyon ako. Tsaka bibili ako ng mga mamahaling detector, o baka imposible. Hindi na kayo magpapadrilling sa akin kung jetmatic pump lang ang ipapadrilling ninyo. Alangan naman na gusto kong 3,000 lang ang labor ko. Ay, nako. At ito pa ang buhay na katotohanan na nasasabihin ko sa inyo. Hindi porket rumidrilling ako ay meron na akong mga electric motor pump o ano-ano dyan. Taga-drilling lang po ako. Ang gamit ko lang dito sa bahay namin ay mano-manong pump lang. Ha? Sige, syempre trabaho ko lang taga-kulukol, taga-drilling lang. Ha? At lalong-lalong wala po akong solar pump at flowing. Siyempre, trabahador lang ako. Ay kung mayaman ako, alangan naman na taga-drilling pa ako. Hindi na. Yung mekaniko nga eh. Mekaniko, ang gagarang mga sasakyan yung mga ginagawa eh. Yung mismong service niya eh, bulok-bulok. Tulad din ng mga karpintero, mga malalaking building ang ginagawa. Yung bahay, kubo. Yung sarili nilang bahay, kubo. Parang ganun lang po. Para sa mahirap makaintindi, ang problema lang po ay pera. Pera, sa madaling salita, pera. Hindi na kailangang magpakabit pa ng mga deep well pump na linalagay ng kuryente kung merong budget pang flowing. Ganun lamang po iyon. Pero ngayon, at meron ng medyo mura tulad ng mga solar pump, ay doon na po kayo magkwenta. Magkikwinta na kayo kung merong kayong napakabit na submersible pump. Mahal naman yung submersible pump ay mga 20,000 ang isang buwan niyo na babayaran ng kuryente. Ay di kung nakaya niyong bumili ng submersible pump ay imposibleng ninyong hindi kayang bumili ng solar. Kasi nga medyo mura na ngayon ang solar. Mahal din naman yung submersible pump. Ganun lamang po kasimple yun. Bali, ang purpose lamang po ng video na to ay magbibigay lamang po sa inyo ng mga iba't ibang idea para magkwenta ninyo. Kasi nga, marami nang naglipa na ngayon na mumurahing mga solar. Ayan. Kung meron po kayong mga katanungan at hindi naintindihan sa aking mga pinagsasabi, ay comment nyo lang dyan sa baba at sasagutin natin yan ng maayos. Basta maayos po ang tanong, maayos din po ang sagot. Pwera lang po sa mga taong naghahanap lang ng gulo at kung ano-anong pinagsasabi, ito po ay ginawa lamang po sa mga taong nakakaunawa. Hindi po ito ginawa para pang pelikula. Ha? Yun lamang po. Maraming salamat.